So, good day students. So, nandito na naman tayo sa bago nating topic na kung saan ay makakatulong sa inyo para masagutan ninyo yung inyong mga learning modules. So, andito si Sir John para kayo ay turuan ng ilan sa mga dahilan or causes of plate movement. So, ako nga pala si Sir John Tutorials and this topic will help you for sure para masagutan ninyo and magka-idea kayo kung paano mag-move yung mga plates na meron tayo. So, as part of our lesson ay na-discuss na rin natin yung mga plate boundaries na meron tayo. So, we have convergent boundary, divergent boundary, and transform plate boundaries. So, these plate boundaries ay nag-move and iba't iba yung kanilang way ng kanilang ng movement. So, meron nag-move na kung saan ay nagbabanggaan and meron nag-move na kung saan ay they are moving apart from each other and also, merong nag-move na kung saan ay nag-i-slide silang dalawa sa isa't isa. So, this plate movement ay incorporated doon sa ilan sa mga plate boundaries na meron tayo dahil yung mga movement na to ay nangyayari doon sa mga ilan sa mga plate boundaries na nating na-discuss natin doon sa ating mga previous lesson. So, again, we will be discussing the causes of plate movement. So, for you to be updated doon sa ating mga lessons and para ma-review nyo na rin if ever na gusto nyo siyang balikan, you may subscribe dito sa channel na to. And hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated doon sa ating mga future tutorials, future lesson related dito sa ating topic or sa science, no? So, for today's objectives, so, ito po yung ating mga objectives, no? So, number one, I describe convection current, slab pull, and ridge push. So, I hope that you are all familiar or you will be familiarize yourself dito sa mga terms na to. It is because mamaya yan yung ating mga pag-uusapan pa, no? Kung paano or ilan sa mga dahilan ng paggalaw ng mga plates na meron tayo. And also, explain what causes plate movement, no? So, later on ay makikita natin or malalaman natin yan sa mga susunod nating talakayan dito sa araw na to. So, ngayon, again, ito po yung ating mga learning objectives. Now, for the first plate movement na meron tayo, ay dito muna tayo mag-focus dito sa drawing na to. So, we all know that lahat tayo ay nakakapagpainit na ng tubig, ano? And this water ay pag umiinit, ay sinasabi nila na nagsisirculate siya. Na kung saan, yung mainit na tubig ay tumataas siya and then yung nasa taas na kung saan hindi ganoon kalapit dito sa apoy ay bumababa. So, same process, paikot-ikot siya habang siya ay naiinitan. Now, dito po ay pumapasok yung konsepto ng convection currents kung saan ay incorporated din sa plate movement na meron tayo. So, dito naman po, yung first plate movement or cause of plate movement natin ay yung tinatawag na mantle convection currents. So, mantle convection currents defined as warm mantle currents drive and carry plates of lithosphere along like a conveyor belt. So, dito sa ating mantle convection current ay parang conveyor belt sila na kung saan ay umiikot yung doon sa loob ng earth natin, yung warm mantle ay umiikot. So, dito ay parang conveyor belt na kung saan ay umiikot din siya, no? So, dito, kung titignan nyo, ay possible na namumove niya yung mga boxes na meron tayo, just like the conveyor belt. So, dito, it is caused by the differences in temperature at the earth surface and its interior. So, again, mantle convection current, it is a hot mantle current that drives and carries lithosphere plates, no? So, namumove niya yung ating lithosphere plate. So, later on ay may image tayo na ipapakita and
maaaring makatulong to sa inyo para mas maunawaan natin yung mantle convection current. So, yun yung una po natin na plate movement or causes of plate movement. Next po natin ay yung tinatawag natin na ridge push. So, dito naman sa ridge push natin, it is also known as a gravitational slide and it occurs at mid-ocean ridges along a divergent plate boundary. So, dito po sa ating ridge push ay commonly nangyayari to sa mga divergent plate boundary. And if we are going to go back kung ano yung divergent plate boundaries, ito yung divergent plate boundaries na kung saan, ito, na kung saan ay ito yung dalawang plates and they are moving apart, no? So, yan po yung ating plate boundary na kung saan yung ridge push ay commonly nangyayari. Again, ridge push ay also known as gravitational sliding. So, ridge push is defined as a gravity-driven force as a result of an elevated position of the oceanic ridge which causes the slab of lithospheric plate to slide down the flanks of the ridge. So, dito, sa ridge push natin, if this is the, ayan, if this is the plate boundaries na meron tayo, since medyo mataas siya, then lumalabas yung mga magma, then bumababa siya. Ayan. So, dahil nga medyo mataas to, then ang nangyayari ay napupush niya yung lithospheric plate, no? Pababa. So, ito po yung tinatawag natin na ridge push. So, next po natin ay yung tinatawag naman natin na slab pull. Ito namang slab pull natin ay isa sa tatlo na causes of plate movement wherein the weight of those subducting plate pulls the trailing slab into the subduction zone. So, kung kanina ay si ridge push ay natutulak niya yung plates, then dito naman sa slab pull ay nahihila niya yung plate pababa. So, another definition of slab pull is that slab pull is a pulling force exerted by a cold, denser oceanic plate plunging into the mantle due to its own weight. So, the cooler sinking plate pulls the rest of the warmer plate along it in a convergent plate boundary. So, yan po yung ating slab pull. So, dito naman, meron tayong image na maaaring makatulong para mas maunawaan natin yung mga slab pull natin. Pero, ito pong slab pull natin ay usually nangyayari sa convergent plate boundary. So, kung babalikan natin yung convergent plate boundary, ito po yung mga boundaries wherein plates are moving towards each other. So, yan po yung slab pull natin. And, ito po yung illustration. So, dito naman sa convection current, yung mantle or yung magma ay umiinit. So, umiinit siya kasi dito sa, malapit na lang dito sa core natin. So, napapainit niya and then, just like doon sa unang illustration natin na kung saan, parang inilintulad siya sa mainit na tubig na kung saan umiikot yung, or nagkakaroon ng convection process doon sa tubig. Then, same din dito ay sinasabi nila na isa sa mga reasons or causes of plate movement ay yung mantle convection or convection current. Kung saan, as the magma moves, namumove niya rin yung mga plates natin. No? So, dito po yung nangyayari sa ilalim. And, since dito ay located banda yung core natin o yung mas mainit na part ng earth, no? So, ayan. Then, yun po yung sa convection current or mantle convection current. Then, dito naman po ay yung sa ridge push natin. So, sa ridge push natin or gravitational sliding, since yung kanyang location ay higher, then ang nangyayari ay bumababa siya or nag-i-slide siya pababa. So, dito naman sa ridge push natin, yung lumalabas dito ay dito pumupunta. Ayan. Then, dahil nga medyo mas mataas yung location niya compare dito sa nasa baba, ay nag-i-slide siya pababa. Then, yun yung nangyayari sa ridge push natin. Then, dito naman,
yung tinatawag natin na slab pool. So ito namang slab pool natin ay usually nangyayari sa mga convergent plate boundary. Nangyayari naman diyan ay nahihila niya, no? Nahihila niya yung plate pababa. So ang nangyayari, napupunta dito sa baba, and then yun yung ulit yung nangyayari sa process kung saan natutunaw siya dito sa part na to. So ito yung ilan sa mga causes of plate movement. So we have 3, yung ating mantle convection current. So second ay yung ridge push natin, and the third one ay yung slab pull natin. So students, I hope you learned something for today, and sana ay makatulong to para masagutan nyo yung inyong mga learning modules diyan sa inyong module, no? Or learning task diyan sa inyong module. So again, thank you so much and God bless.